Alright, shoutout sa mga viewers natin. Welcome back again to Kuya Ron's TV YouTube channel. At tayo ay magbibigay na naman ng reaction, ng ating opinion. At syempre, iaano natin dito yung katotohanan. Hindi yung puro fake news kagaya ng ginagawa ng mga bayarang vloggers. No, kasi ngayong araw mga kababayan, marami na naman ako nakita na mga reaction video ng mga bayarang vlogger. Actually kahit mga post sa TikTok, sa YouTube, maging sa Facebook, no, marami ang nagpapakalat ng fake news patungkol dito sa mga Duterte. Mga kababayan, kung nakita niyo, napansin niyo yung title natin, no. BBM, kabahan ka na. BP Sara handa na bumanat sa mga corrupt. Duterte Alex, unti-unti ginugurgor. Unahin muna natin itong Duterte Alex, mga kababayan. No? Kasi, di ba, doon sa live ni Maharlika, no, ay sinabi niya doon na itong si Attorney Vic Rodriguez, di umano, ay mukhang ginigipit na rin ang administrasyong ito. Kung naalala niyo, si Roque, di ba, puro pakalat sila ng mga video na kung saan may kasama si Roqueng lalaki. Ito naman si Attorney Vic, ganun din, no? Sinisiraan nila ngayon dahil nga po talagang ito si Attorney Vic Rodriguez ay pinapangunahan din ngayon ang maisog, no? Yung hakbang ng maisog. Kaya naman daw, di umano, itong si Attorney Vic ay talagang hinahanapan nila ngayon na ang pan ng butas. Yung kanyang law firm yata, kung di ako nagkakamali, ay tila ba napasok daw ito. Napasok daw ito at para may plano daw sila na magsampa ng kaso laban kay Attorney Vic. Ano kaya itong ano na ito? Pero hindi ko kasi napanood yung kay Maharlika. Nakita ko lang yung post sa Facebook. Yung nangyari doon sa law firm ni Attorney Vic Rodriguez. At yung iba pang mga allies ni Tatay Digong o ng mga Duterte dyan sa Davao ay unti-unting ginigipit, mga kababayan. Kung naalala nyo, si Governor Hubahib, ang balita natin kay Hubahib ay hindi pa rin nakakabalik sa kanyang pagiging governor. Another suspension na naman daw ang ipinataw kay Governor Hubahib. Walang pinagkaiba noong ginawa nila ito kay General Bantag. Naalala niyo si General Bantag? Una, sinuspindi nila ng 60 days. Tama ba ako? 60 days. Tapos another 60 days. So, ganun din ang nangyayari kay Hubahib at sa iba pa mga kaalyado ng mga Duterte. Si Speaker Alvarez. No? Kaya mga kababayan, alam nyo, etong nangyayari ngayon talaga ay grabe. No, talagang ginagamit nila ngayon yung kanilang kapangyarihan para talaga na magipit nila itong mga Duterte. Yun ang ano nila ngayon kasi gusto talaga nilang alisin ang ng mga Duterte diyan sa Davao. Gusto talaga nilang hawakan 'yan, di umano. Mamaya may video ako na napapanoorin natin at bibigyan ng reaction. Kung nakikita niyo dito sa ating screen mga kababayan, ang tatlong magkakapatid, no, nasa gitna si Kong Pulong Duterte, si BP Sara at si Mayor Baste. Merong post kasi, ito kasi post ito ng Edge from Davao at merong caption ito na kung saan nga po ito si Mayor Baste ay may ano dito, may mensahe. Ay dito sa post, no, Mayor Baste, Mayor Sebastian Baste Duterte on the current political situation. Mas ganahan gani ko karon na medyo shaky ang politika kay mas close me. Nagtaka me. Nagakita me. I'm kind of like enjoying this. Kay nga naman may istorya na ako, akong mga iksuon, akong amahan. Kasi di ba naalala nyo si Mayor Baste, napapabalitang plano din nila isuspinde. Actually yan din ang hinihintay ni Mayor Baste eh. Pero siguro nga tama din yung ano no na nagkaroon ng pagkakataon ngayon ito si Mayor Baste na makasama niya ang kanyang mga kapatid, maging ang kanyang tatay, magkaroon sila ng bonding muli. Siguro namimiss talaga ni Mayor Baste yung kanyang mga kapatid na makasama. Kasi nga po si BP Sara ngayon ay hindi na parte ng gabinete ni The Junior,
Kaya si VP Sara, malaya na siyang gawin kung ano yung gusto niyang gawin. Dahil ang tanging inaanoan niya na lamang ay ang kanyang pagiging vice-presidente. Wala na siyang ibang trabaho na iniintindi. Kasi nga, yung pagiging defense secretary niya ay binitiwan niya na. Pati na rin yung pagiging co-chair niya sa NTFL CAC ay wala na rin siyang ano doon. So, ano na siya ngayon? Malayang mala na siyang makagalaw. No? So, eto, sabi ng mga ibang political analyst, sabi nila, si VP Sara daw ngayon ang tila ba magiging mata ng mga Pilipino laban sa mga korap. Maging sa administrasyon ni BBM ay mukhang si VP Sara na rin ang magiging mata. So kapag ka merong dapat punahin, maaring nga siguro talagang pupunahin na ni VP Sara. Kasi noong siya ay nasa gabinete pa ni De Junior, hindi baka forma ito si VP Sara eh. Siyempre nga naman, nare-respeto niya pa rin kahit papano si The Junior. Meron kasi akong nakita ang post dito. No? Dito sa post ng page ng Bulgar, no? Pangalan ito, title nito, Prangkahan Pablo L. Hernandez III. Yan ang post niya dyan sa page nila. Ay dito sa post no. Sa pamumuno ng mga Duterte, safe ang Davao City at sa pamumuno ni President Duterte, safe ang Pinas. So ngayon mga kababayan, basahin ko lang to ha. Kasi alam niyo sa totoo lang, marami po talaga ngayon ang kumakalat din na mga picture, video na talagang sobra silang tuwa-tuwa diyan sa Davao kasi nga yung Davao talaga ay isa sa pinaka-safest city sa buong Pilipinas. Sabi nga nila talagang kahit maglakad ka ng gabi ay talagang safe ka, walang gagalo sa'yo, hindi ka gaya sa Maynila na o sa Quezon City na nakakatakot na, no? Dahil nga po talagang laganap na po ang mga masasamang loob. Kagaya lamang ng mga call center agent na nagtatrabaho sa gabi, ang schedule ay graveyard, sila ay nakakaramdam ng sobrang takot kasi nga, no? Sa madaling araw nagtatrabaho din yung mga masasamang loob. Kasi nga po mga kababayan, yung mga masasamang loob na yun, sila kasi ay mga addict. Kapag ka wala silang pambili, sana man sila, kapag ka talagang naubusan silang pera, siyempre, gagawa sila ng paraan kahit na illegal. Mang-hold up sila. Buti sana kung hold up lang. Kumisan pa nga, sinasaktan pa nila. Pag minalas-malas na tsutsugi pa, tsinutsugi nila. Kaya talagang grabe po ang ano ngayon. No? Talamak, sobrang talamak ngayon talaga ng krimen dito sa Maynila, sa Quezon City. Pero sa Davao, napaka-safe pa rin na talaga mga kababayan. Pero balita natin, ang Davao daw po ngayon mga kababayan, mga karancho ko, sobrang talamak na rin daw ng droga dyan. Hindi na rin talaga makontrol. Marami na rin po talaga din ang gumagamit at mga nagtutulak. Kaya lang talagang yung war on drugs ni Mayor Baste kasi nga, no, hindi suportado ng gobyerno. Di ba nga kinasuhan pa nila ang mga pulis na nasangkot daw doon sa extrajudicial killing. Eto, dito sa Bulgar, palpak, abusado at korap sa Marcos admin lagot kay VP Sara. Napakaganda ng title to. Sa house hearing noong tungkol sa illegal gambling sa Region 4A, ay pati pala mga kababayan, illegal gambling, grabe na rin po. Ha? Talagang matindi na rin po. Kaya nga dapat meron din daw na war on illegal gambling para ma-control din yung paglaganap ng sugar. Kasi marami din po kasing mga sugar roll na kapag wala ng pampuhunan, ang una nilang target, magnakaw, mag-hold up. Lalo na yung mga talagang lulong na sa sugal. Kaya dapat daw na gumawa din daw ng programa ang ating mga mambabatas, no? Maglunsad din sila ng war on illegal gambling. Kasi nga, lumalala na rin po ang illegal gambling dito sa Pilipinas. Wala na rin pinagkaiba sa pagtutulak ng shabs. Halos nagsasabay na rin eh.
So ngayon, kaya mas lalong dumadami ang mga kriminal kapag ka walang pambili ng shabs, mag-hold up. Pagka walang pang-puhunan sa sugal, mag-hold up, magnanakaw. Diba? So dapat no, magkaroon din talaga ng war on illegal gambling. Hindi lang war on illegal drugs, ha? Dapat war on illegal gambling din dapat meron. Para naman maano na yan, kasi talagang palala na ng palala ang problema sa bansang Pilipinas. Simula nung nawala sa ano si Tatay Digong, simula nung natapos ang kanyang termino. Grabe na. Talagang ayun ako, ano na mangyayari sa Pilipinas? Napaka-safe talaga ng Davao, napakalinis, pero ngayon ay ginugulo nila. Yan naman ang sinasabi ng mga Davaoenyo. No, payapa sila diyan sa Davao, pero bigla nagkaroon nga ng tensyon dahil daw diyan sa mga Amerikano sundalo, tila ba may ibang plano. Sa pamumuno ng mga Duterte, safe ang Davao City, at sa pamumuno ni ex-President Duterte, safe ang Pinas. Nagpahayag ng suporta si Presidential Sister Senator Amy. Naka, ito si Senator Amy. Alam mo, Senator Amy, wala na nga si VP Sara sa unit team. Dapat manahimik ka na rin eh. Dapat suportahan mo na yung utol mo. Doon ka na kay The Junior, huwag ka nang umasa na susuportahan ka ng mga DDS. Kasi isa ka sa rason kung bakit si VP Sara ngayon ay ganyan, nagkaganyan, no? Ipinahiya. Pinilit-pilit yung si VP Sara na maging katandem ng iyong kapatid. Tapos ay yung kapatid, wala rin namang ano, hindi man lang niya ipinagtanggol si VP Sara. Pinabayaan niya. Ginamit lang si VP Sara. Kaya Senator Amy, sira ka na rin sa mga Duterte supporters. Nagpahayag na suporta si Presidential Sister Senator Amy Marcos kay VP Sara dahil ayon sa senadora ay gusto raw niya ang estilo ng pamumuno ng pamilyang Duterte. gusto estilo ng pamumuno. Sa bagay, totoo naman talaga na okay naman talaga ang pamumuno ng mga Duterte, hindi corrupt, hindi magnanakaw, may prinsipyo, may malasakit sa taong bayan. May punto si Senator Amy sa sinabi niyang yan, kasi sa inilabas na survey ng Nombio Southeast Asia Safety Index 2023 ay rank number 2 ang Davao City sa Southeast Asia, at sa survey naman na sinagawa ng Gallup Law and Order Index noong year 2022, sa panahon na si ex-President Duterte pa ang presidente ng bansa, ay nag-rank number 3 ang Pilipinas bilang safest country sa Southeast Asia. O, di ba? Noong panahon ni Tatay Digong, naging number 3 sa rank ang Pilipinas. Pero ngayon, pinaka number 1, ay nga pala, number 1 pala ngayon. Number 1 sa pinaka nakakatakot sa buong Asia, kasi Quezon City doon tsaka yung Manila eh grabe na raw talaga ang krim diyan. Kung may napapanood kayo ha diyan sa may papuntang South Harbor ba yon, yung mga tambay diyan nang aakyat ng ano na mga truck, mga lalaking truck, lagi viral niya sa Facebook ha, sa Pier 10 ano, may nakalimutan ko eksaktong lugar na tinatawag nila eh. Yung mga tambay diyan, mga kababayan, nang aakyat ng ano, ng truck, wala silang takot na kahit may mga sasakyan na nakakakita sa kanila, pag gusto nilang magnakaw, ninanakaw nila, nang aakyat sila ng kwan, kapag sinta na huli sila, pumapalag sila, talaga nakikipag-anuan sila, nang habol pa nga ng panaksak eh. Kaya alam nyo, mga kababayan, kapag ka ganito ang ating presidente, nananahimik lamang, walang mangyayari. Dadami pa ang mga kriminal. Dadami pa ang mga abusado.